Anong kahilingan mo, anak? Siya nga po, magaling na ako. Yun lang po ang kahilingan nyo, yung gagaling kayo, anak. Si Rapitul po, sana po matulungan po yung anak ko na panganay nga si Cristel Castillo kasi may sakit po siya nga aplastic anemia. Kailangan talaga palitan siya, sir. Sana po transplant. Sana po matulungan niyo po kami. Kawawa naman yung anak ko, panganay. Walang-wala po kaming pera, hindi namin makaya. Magandang hapon po, nanay. Anong pangalan ni nanay? Lorita. Kisan. Lorita Kisan. Ilan ang anak niyo po? Apat ang anak niyo. Saan po yung isa? Andun sa likod. Panganay niyo po yon? Pangalawa po. Ito ang pangalan. Ito yung panganay. Tapos yung pangalawa niyo? Andun sa babae. Ilang taon na po si ate? 10 years old na. Ano po ang pangalan ni ate? Cristel Castillo. Hindi kami Castillo. Ah, okay. Si Cristel Castillo. Bakit ganito kapayat si Ate Cristel? Ano kasi may kisiw siya dati, sir. Ano yung? Kisiw. Epilepsy. Ah, noon. Tapos? Tapos, after 2 years, pinaisipin, gumaling na siya. Pero sabi na, doktor doon sa Dagupan, mayroon pa raw. Pero tinigil ko yung gamot niya kasi 650 ang 2 linggo lang, hindi ko kaya na. At tinapos yung gamot, hindi niya tinutuloy-tuloy dahil wala akong pambili. Oo, kasi yung dila niya, sir, parang lumiliit, hindi na siya makapagsalita. Parang matapang yung gamot masyado. Pero mayroong nagbigay sa amin ng gatas na now. Galing daw yun sa ibang bansa, 2, pinapainom ko araw-araw. Yun, hindi na siya sinumpong. Hanggang ngayon? Oo. Bago mag-lockdown, pina-check up ko din sa bayan. Sabi, dalhin ko raw sa Dagupan, sa ospital. Sabi, wala pang pera. Bakit daw ipapa-check up siya? Kulang sa root edge. Tapos bakit hindi nang dala? Nabutan ang lockdown, sir. Ah, sinabihan na pala kayo na kailangan si ate dadalhin niya sa ospital. Kasi puntla-putla siya, Yung labi niya parang papel na. Tapos nadinggi siya? Nadinggi nung inagdagan siya ng dugo pula at saka puti. Ngayon nilabas ng asawa ko kasi hindi na kaya. Wala na. Ibig sabihin siguro kulang ang dugo na sinaksak sa kanya, sinaling sa kanya. Kulang siya. Kaya ganyan siya. Hindi pa siya pinapalabas. Wala na kung makain dito. Imbis na hindi pa siya lalabas, lumabas kayo. Dahil wala na kayong panggastos, wala na kayong pera. Wala na kaming makain dito, tapos sila din doon. Hello! Kumusta ikaw, Christine? Okay lang po. Okay lang ikaw? Napunta na namin sa ospital. Ah, napunta nyo na? Ilang araw siya? 2 linggo. Ah, 2 linggo? 14 days. Ah, 14 days kayo sa ospital. 14 days. So, unsay natabo, unsa man ang kuan ingong sa doktor? Aplastic anemia? No, siya kailangan transplant. Transplant ng? Ng yung sa buto kasi daluyan sa dugo niya. Mapagal, mahina. Ganun ka nga, anak. Halika nga, napatong mo yung kamay mo dito, anak, sa kamay ko. Ayan, mga kababayan, tingnan mo yung kamay niya at sa kamay ko. Diba? As in puting-puti na, and then yung labi niya, tingnan nyo po, mga kababayan, as in puting-puti na talaga, putla na talaga siya as in. So, ganito pala, mga kababayan, no, na-confine, and then, 14 days sila, so, ang kailangan po ni Baby Cristel is, transplant daw po ata ng aplastic anemia. Kasi ang sakit po niya, ang findings po is, aplastic anemia. So, kailangan ng transplant kasi mahina daw po ata ang daluyan ng dugo, no? So, magkano naman ang magagastos doon sa transplant? May Diyos ko, Ginoo ko, mga kababayan, no? Alam nyo po, mga kababayan, nasalingan na po si Baby Cristel ng 8 bag. Kasama na po yung puti na dugo at saka yung pula na dugo. So, 8 bag po yun. So, ngayon po, kailangan po niyang magpa-transplant. So, magkano ang sinabi? Abot ng 1,000,000 na kasi Diyos ko po namin doon sa YouTube. Ganun na. So, aabotin daw po ng 1,000,000. Diyos ko po, saan naman po sila, mga kababayan, kukuha? Sana, Cristel, marami pang
makapanood sa atin at makalikom tayo doon sa pangangailangan mo na i-transplant ka, magdasal ka anak ha. Opo. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos na meron sa ating tutulong, ipagdasal natin bago tayo matulog, magpapasalamat na sa mga tumutulong natin at ipagdasal natin na mas marami pa ang tutulong para doon sa transplant mo anak ha. Opo. Huwag po mawala na pag-asa, go 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 lang. Manawagan po ako sa anak ko nga panganay nga si Cristel Castillo, may sakit po siya na aplastic anemia, yung sakit sa buto po, mahina yung daloy sa buto niya. Galing na po kami sa ospital, sabi ng doktor kailangan talaga siya masalinan. Tinatanong namin kung magkaano ang pagsasalin sa kanya ng ano, ay pag-transplant sa kanya, abot ng milyon, hindi po namin kaya. Sana po, kung sino pong magandang kalooban na tumutulong sa amin, tulungan nyo po kami kasi hindi namin po kaya. Nasalina na po ng 8 bag kasama na yung puti. Pero sabi ng doktor, babalik at babalik pa rin yan dito sa ospital kasi after 6 months, ganun na naman, putla siya ng putla, kailangan talaga siya matransplant. 2 months pa lang, putla na siya. Sana po, matulungan niyo po kami sa mga magandang kalooban. Kasi kawawa po yung anak ko nga panganay. Wala po kaming pera. 6,022. Ha? 6,000 bukod pa dyan. 6,022 yung supli mo. Mga kababayan, si Cristel po, no? Nung unang check-up po, nung akala lang nila yung sakit ni Cristel ay leukemia. So ngayon po, nung na-confine si Cristel, no, yung result po ng yung findings po is aplastic anemia yung kanyang sakit. So ngayon po si Cristel po ay nangangailangan ng operasyon, transplant po mga kababayan. Sa ngayon po na hindi pa po siya natatransplant, every 6 months po kailangan po niya magpasaling ng 8 bags na dugo, kasama na po yung puting dugo doon. So, yun lang po. Hanggat hindi siya natatransplant, no, kailangan niyang bumalik every 6 months para po doon sa pagsasaling ng dugo. Mga kababayan, sa nais pong tumulong kay Cristel, no, na ma-save natin yung kanyang buhay, ninais ko po na kumuha ng bank account yung nanay para po sa gustong tumulong, pwede na po kayong i-direct doon sa kanilang bank account. Kaya mga kababayan, ang aming panawagan at panawagan ng pamilya na sana makalikom sila ng pera para doon sa anak nila na itatransplant. So ayun po mga kababayan, gumawa po tayo ng paraan, no, at ako din po gumawa ng paraan kung paano sila makakuha ng sariling bank account. Mga kababayan, sa tunting halaga po mga kababayan, no, kung tayo ay nagtutulungan, kung tayo ay nagbibigayan, no, si Bibi Cristel po ay may pag-asang mabigyan ng panibagong buhay dahil kawawa po yung bata, no, every 6 months pero 2 months pa lang namumutla na yung bata na halos wala na talagang dugo, namumuti na yung buong katawan niya. Ayan po, maraming salamat po, no, sa ating mga kababayan na talagang nandiyan na hindi tayo pababayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway pagpalain tayong lahat at marami pang blessings na dumating sa atin para sa ganun, mas marami pa po tayong matulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all! Bye-bye!